Good morning. Sipo. Wait po tayo ng mga viewers. Konti na po yung mga friends ko nang bago ako ng Facebook account. Bless your name, you are my only Lord.
when you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, Lord is your name. Praise you, Lord. Glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sumang ito. Hallelujah. Good morning, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito. At meron kami panahon, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah. Yes, gabay niyo po ako sa aking mensahe ngayon. Hallelujah. Bless me, Lord. Hallelujah. Anoint me, Lord. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Sa buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa galingan sa lahat, Panginoon, sa protection, sa divine protection, sa comfort mo, Panginoon. Yes, God, hallelujah. Wala kaming iba yung tatas, Panginoon, kung hindi ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. We love you. We honor you. We glorify your name. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Yes, God, our topic for today is about problems inside the family. Amen. Marami pong mga problema sa pamilya. Pero bago yon, amen, babasahin muna natin ang isang verse dito sa yung kaninang binasa ko. Sabi dito, Acts 26:16, but rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose. Amen. Lahat po tayo meron tayong purpose na ginawa ang Panginoon sa buhay natin. So, hindi po tayo aksidente. To you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you. Amen. Ang Panginoon po, meron po siyang purpose sa lahat ng tao dito sa mundo. So, ang gusto po niya ay magkaroon tayo ng talagang magawa natin talaga yung purpose niya para sa atin. Amen? Let's talk about problem inside the family. Marami pong nangyayari ngayon sa mga bawat pamilya. Nagkakaroon ng problema sa anak, nagkakaroon ng problema sa asawa, nagkakaroon ng problema sa relasyon ng bawat isa. Meron lang pong limang problema na talagang sabi nila, pero sa akin po, iba po ang pananaw ko. Marami pong limang bagay na laging sinasabi ng iba na problema ng isang pamilya. Lima po yun. Para sa akin po, iba yung sa akin. Sabi po nila, una, pera. Pangalawa, atik. Pangatlo, datong. Pang-apat, salapi. Panglima, kwarta. Bisa niniisip na puro lang pera ang kaya pumapasok yung mga problema na yan. Amen. But ngayon po pag-uusapan natin yung yung ugat kaya nagkakaroon ng mga problema sa pamilya. At dapat po hindi tayo mag-focus dun sa bunga. Kasi po maraming tao ngayon nagpo-focus sila sa bunga ng naging problema. At dapat po mag-focus tayo dun sa ugat kung paano po nangyari yung problema. Yung pong ugat talaga, tayo hindi titingin sa bunga. Amen, ang problema. Okay po? We lost our understanding how God's created us. Yan po ang naungunang nakikita kong problema. Kaya tayo ay nagkakaroon ng problema sa pamilya. We lost the understanding how God's created us. Kailangan po maintindihan po natin kung paano tayo kinreate ng Panginoon. Amen? Example po, ito pong for example, itong suklay. Amen? Itong suklay. Ayan. Diba, itong suklay na to kinreate to. Yung gumawa nito,
para magsuklay. Amen? Pero yung iba, ginagawa nila, ginagawang pangkamot. Diba? Ginagawang pangkamot sa likod. Diba? Pero ang purpose po ng suklay ay para sa buhok lang. Amen? Kaya po ito ginawa, ang purpose niya para suklayin yung buhok. Amen? Hindi po pangkamot. Okay? Yung iba, ginagawang pangpalo. Pangpalo ng ulo. Pak! Amen? So, yun po. Kaya, kailangan po malaman po natin ang purpose natin bilang tao. Amen? If we don't understand, we will experience sorrow. Makaka-experience tayo ng kapigatian, makaka-experience tayo ng pain sa buhay natin, paguluhan sa pamilya, pag hindi po natin alam ang purpose ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Po. Yan. Bigyan ko po ng, bigyan ko po kayo ng isang verse para at least magkaroon tayo ng guidance. Ito. Mamaya, ay, mamaya ako nalang basahin. Sige. Mamaya sa Deuteronomy, hindi po mamaya natin bigay yan. Okay. Napag-usapan natin. Yan, example ng suklay, ha? Ang purpose ng suklay, hindi po pangkamot. Ang purpose, hindi pangpalo. Ang purpose ng suklay, pang sa buhok. Ayan. Ignorance. Kaya po tayo naging ano, ignorante sa buhay ng pamilya kasi hindi po natin talaga, wala po tayong guidance, wala po tayong guide para maayos po yung pamilya natin. Amen? We lost the understanding how God created. Yun, medyo nawala. Pasensya na po. Merong nag-text sana. Ignorance of this purpose will create devastating effect. Pagka po tayo ay merong pagka-ignorante sa buhay pagpamilya, ibig sabihin, hindi po tayo, wala po tayong talagang guide, lalo-lalo na sa salita ng Diyos. Amen? Be a reader of the Bible. Kailangan po maging mapagbasa tayo ng Bible para yun po ang magiging sandata natin para matuto tayo sa ating pagbuo ng pamilya o pag-ayos ng pamilya o pamumuhay ng may pamilya. Amen? Discover the original plan of the Lord. Kailangan po madiscover natin ang talagang plano ng Panginoon sa atin. Di ba po? Ang plano ng Panginoon sa atin ay tayo ay sumagana. Amen? At hindi tayo makaranas ng mga ng harm. Amen. Mamaya babasahin natin 'yan sa mga verses natin. Okay? Example ako po, ako pinili ako ang nakita ko ang purpose ko dito ay sa mundo ay maging pastor. Amen. Hindi ko po purpose talaga kasi sinubukan ko na eh. Hindi ko po talaga purpose yung mga buhan, mga sa ibang bansa. Ang talagang binibigay na purpose sa akin ng Panginoon. Nakita ko at naramdaman ko na magiging pastor ako, magtuturo ko ng salita ng Diyos sa mga tao. Yun po. Kaya discover nyo po, i-discover nyo yung purpose nyo bilang citizen, bilang mamamayan at bilang may pamilya. Amen? God's plans for us is to have prosperous life and He don't want us to experience pain. Ayaw po ng Panginoon na tayo ay maghirap. Amen? Ayaw po ng Panginoon na makaranas tayo ng mga pain, mga pagdurusa, mga kapigatian. Amen? Di ba po yung mga example po, mga ibon, di ba? Pinlano po ng Panginoon yan para lumipad. Pero wala naman silang skills. Hindi naman sila nag-training para lumipad. Kinadate sila ng Panginoon para makalipad. Yung mga ahat, ay mga isda, kinreate ng Panginoon yan para lumangoy. Kaya hindi naman sila talaga expert na nag-training, na gano'n, meron ba mga training yan para lumangoy, di ba? So, ganun po, ganun din po ang tao. Meron po talagang purpose ng Panginoon. Tayo po, kinreate po tayo ng Panginoon para mag-serve, para mag-rule. Amen? At, ang plano sa atin ng ang Panginoon ay para mag-rule at para to be fruitful. Amen? To be fruitful, sumagana. Tapos, yan, magparami. Amen? Paano magparami?
Maraming ibig sabihin niya, magparami sa nakaluluwa, amen, sa gawain ng Panginoon. Yan po, create po tayo ng Panginoon sa ganun. Amen? Example, bigyan po natin ng example yan. Ang Kingdom of God po kasi, extension po, ang extension po niyan ay ang mundo. Ang mundo po, ang earth. Yan po, ang extension ng blessing ay ang earth. So, dito po natin gagawin yan. Dito po natin gagawin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. At ang in-encourage ko po kayo talagang ang kasagutan po para maayos ang pamumuhay natin bilang pamilya ay lahat po, halos karamihan, makikita nyo po yan sa Bible. Amen? Kaya in-encourage ko po kayong magbasa, intindihin at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Para po maayos po ang relasyon natin sa bawat isa. Matuto po tayo. Amen? Tuturuan po tayo ng Panginoon. Pagka tayo, gagabay niya tayo pag tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita. So, ano po kailangan natin? Kailangan po natin ng Bible. Amen? At syempre, bago yon, kung gusto mo talagang maayos yung buhay mo, yung pagpapamilya mo, syempre, pilitin mong magkaroon kayo bawat individual sa inyong pamilya, kung hindi ka pa nakakatanggap ng salvation, tumanggap ka ng salvation sa Panginoon. Makipag-connect ka sa mga church, umaten ka sa mga gawain ng Panginoon. Kunwari, umaten ka dito. Kung taga ka ba na tuwang ka, pwede ko kayong invite dito sa Love Fellowship Church International. Umaten kayo rito. At patatanggapin natin kayo sa Panginoon. Kaya pagkatapos ng video na to, pakinggan mo yung sumabay ka sa maigling panalangin. Amen? Yan po ang unang gagawin. Receive God's salvation. Okay? Tapos, kung ikaw lang ang nanonood ng video na to, encourage mong panoorin din ng mister mo at para po makatanggap din siya ng salvation after nung makapanalangin siya after ng video na to. Yung mga anak nyo, kung nandyan na, isabay nyo na, makinig para at least sama-sama po na maayos po lahat. Amen? Receive God's salvation. Amen? Basahin natin yung... Pero bago natin puntahan yung salvation na yan, punta muna tayo dito sa Deuteronomy 6:5-7. Papaliwanag natin. Ang sabi po dito sa Deuteronomy 6:5-7, Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen. So, ano po yung gagawin? Yun po. Amen? Gabayan po natin ang ating mga anak sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Isa po, nangyayari, wala na pong bonding sa bayan. Nangyayari, puro na lang cellphone, puro na lang games. Wala na pong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po, nagkakagulo pong pamilya. Hindi po nagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Hindi po natututo. Amen? Pakinggan mo, sabi dito, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim niyo sa inyong puso. Ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen? Yan po ang gusto ng Panginoon. Yan po ang purpose natin. Amen? Dito sa mundo. Amen? Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos at ibahagi natin sa mga anak natin at ibahagi sa mga tao. Yan po ang purpose ng tao. Amen? Tingnan po natin itong number one. Yan, yung Romans 12:1-2. Tingnan po natin, ha? Ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen?
Hallelujah. Yun to. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo at sa halip hayaanin yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Yun po. Amen. Yun po yung ano, yun po yung siyempre papasok din muna yung salvation. After that, yun. Ganun po ang gagawin natin. Amen. Basahin niyo po yan, Romans 12:1-2. Ang ganda po. At maunawa natin talaga ang una pong purpose natin. To keep God's command. Amen. Tingnan natin sa John 14:15. Yan po yung mga sikreto para maayos po yung pamilya. Tingnan natin yung John. Mga 1:14-15. Sige po, ito pong video na to kahit po ano, mailipat din po sa YouTube. Follow niyo po yung YouTube channel ko. 14:15. Yan, sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Hallelujah. Siyempre, pag iniibig mo Panginoon, tutuparin to. Gusto mong mabago yung sitwasyon mo, ibigin mo Panginoon, tuparin mo yung mga utos niya. Amen? Hallelujah. At number 3, to be a witness for Jesus Christ, what will happen in His followers? Ano mangyayari sa mga followers ni Jesus Christ pagka sinusundan siya? Tingnan natin yung 1:27. We need to be a follower of God. Amen? Yan po mga sikreto. Kaya, yan lang po. Mas marami pa po akong ikukwento. Kaya lang, medyo, kailangan po make sure ng video natin. Amen? Pero, ang talagang totoo niyan, may marami po tayong dapat gawin. Pero ito po yung mga main, mga basic. Okay. John 10:27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen? Ganun po. Pag ikaw ay nakikinig, kailangan susunod ka. Amen? Ganyan po ang gagawin natin. Hallelujah. Kailangan pag ikaw ay nakikinig, susunod ka sa salita ng Diyos. Amen? Susunod ka. Amen? Kaya napakaganda po talaga na naaayos po ang pamilya. Yan po. Amen? Kailangan natin, yung tinuro ko, kailangan alamin mo yung purpose mo. Recap lang po ito. At kailangan magkaroon ka ng understanding na kinreate ka ng Panginoon to His purpose. Amen? To prosper you and not to harm you. Amen? Hindi ka pinanganak na maging mahirap. Amen? Kayang mabago yan. Amen? Hindi ka pinanganak na maging kriminal, hindi ka pinanganak na maging addict, hindi ka pinanganak na habang panahon nasa gobyerno ka, kailangan may gagawin ka sa Panginoon. Amen? At okay lang po, nagtatrabaho tayo, pero alamin po natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ang Bible po kasi, yan po ang authority ng buhay ng tao. Kaya, yung iba, iniisip na pag nagbasa ako ng Bible, kasi magiging religyoso kong tao, tsaka hindi ako pwede dyan. Hindi naman ako nag-aaral ng theology. Hindi po. Ang Bible po, tuturuan po tayo niyan para maayos po yung buhay natin. Amen? Hindi ka pinanganak na maging empleyado habang buhay. Amen? Ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay mag-rule. Tayo ay maging fruitful sa bawat isa. Amen? Hallelujah. At may plano po ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya in-encourage ko po kayo na masolve po yung problema ng bawat pamilya, kailangan magkaisa sa Panginoon. Amen? Kailangan po meron tayong unity sa Panginoon. At kailangan po natin ngayon talagang ituruan natin ang ating mga anak na magkaroon ng takot sa Diyos at magsaliksik sa sariling, kung maaari nga, meron silang kanya-kanyang Bible, meron silang kanya-kanyang devotion notebook. Amen?
Gawin po natin kung ikaw ay hindi po ano ngayon ay pinanganak ako mahirap, nakatira lang kami sa squatter at mahirap ang pamilya namin, wala kaming pangalan. Amen. Hindi po dahilan 'yan. Amen. Pwede pong mabago 'yan. Amen. Pag sinaliksik mo ang Bible, tuturuan kanya kung paano ka sumagana, kung paano ka maayos, kung paano maayos ang buhay mo, kung paano ka magliwanag dito sa mundo. Amen. So, ito pong last verse na to, ito po ang talagang lagi po nating pinakikinggan, pero ito po ang mensahe, ang main verse natin ngayon. Ito pong last verse na to, Jeremiah 29:11. Ang sabi po ng Panginoon, ito po talaga ang plano ng Panginoon sa atin. Amen? Kailangan po, sa isang pamilya, meron siyang pinangahawakan na verse sa Bible para nang sa ganun, mangyari yung dapat mangyari sa buhay niya. Amen? Sabi po dito, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Ang Diyos po ang nagsasabi nito. "Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Amen. Ang Panginoon po ang siyang mag-aayos ng lahat-lahat. Ang Panginoon po. Ididepende po natin lahat yan sa Panginoon. Amen po. So sana po natuto kayo at sabayin niyo po ako sa maikli panalangin para tanggapin niyo yung first step. Yung salvation. Amen? Sabay niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, salamat. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Simula nung ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Paglilingkuran kita, Panginoon. Magbabasa ako ng iyong mga salita. Pagbubulay-bulay ako araw at gabi. Sasaliksikin kita, Panginoon, at susundin ko ang iyong plano sa aking buhay. Salamat, Panginoon, at sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, Panginoon, natanggap ko na ang salvation. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan po. Yan po yung time na natanggap mo na yung salvation. Tandaan niyo po yung date na yan. Tandaan niyo po yung petsa na yan. Isulat niyo para hindi niyo makalimutan. Yan po. Diyan na po mag-uumpisa ang kasaganaan niyo sa buhay. Ngayon po, tuloy niyo lang po yung tinuturo ko dito. Pakinggan nyo itong video na to, yung simula sa umpisa hanggang sa huli. Tapos yung mga verse na binigay ko, basa-basahin nyo lang po. Naniniwala ako magbabago at gaganda ang sitwasyon ng bawat pamilya. Amen? Ang sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang Panginoon po ang siya magbibigay. Siya po ang source natin at yung mga resources natin, kung ano man meron ngayon, wala pong iba nagbigay niyan kung hindi ang source. Yun po ang Panginoon. Amen? Kaya God bless po. At ako nga po pala si Pastor MC. Ang Unique God. Follow my YouTube channel. Amen? Meron po akong YouTube channel. Pastor MC. Makikita niyo buton. Pastor MC Gabriel. Amen? Tingnan niyo po yun. Yung YouTube channel ko. Follow niyo po. Marami po akong video doon na masusubaybayan niyo. Just like and subscribe po. At para po i-push nyo po yung bell button para maging updated kayo sa lahat ng i-upload kong video. Pag po kasi ipinost ko dito sa FB, maipopost din po yan mamaya-maya sa, or bukas sa YouTube. So, amen? Kung gusto mong sumagana pa at dumago pa sa Panginoon, subaybayan mo ang programang ito. Amen? God bless po sa lahat at stay safe, stay at home. At mag-ingat po tayo. Amen?